Maraming nalilito kung ang cassava flour at tapioca starch ay iisa lang ba? Opo, iisa lang ang pinagkukunan nito, pero magkaiba po sila. Tara, alamin natin. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Kamuting kahoy o cassava ang pinagkukunan ng dalawang magkaibang flour na tinutukoy natin dito. Babalatan lang po natin ang ating kamuting kahoy at pagkatapos huhugasan natin at ikakat natin into mas maliliit na pieces at pagkatapos po ay gigilingin po natin ito ng pinong-pino maya-maya. Isang ordinaryong kitchen blender lang po ang gagamitin natin sa pagiling dito. Pwede rin naman food processor kung available po sa kusina nyo po. At maglalagay muna tayo ng tubig para mas pino natin magigiling ang ating kamuting kahoy dito. Igiling lang po natin ito ng pinong-pino para mas marami tayong makuhang flour dito sa ating kasaba. Kukunin naman po natin dito sa ating giniling na cassava ang ating tapioca starch at maya-maya din ay gagawa rin tayo ng cassava flour po dito. Gamit ang isang malinis na tela o cheesecloth ay pipigain natin ng husto. Pipigain natin ng maigi para matanggal ang liquid dito sa ating cassava. At dito sa ating sapal na nakuha sa ating piniga na cassava, marami po tayong paggagamitan po dito. Dito rin tayong gagawa ng cassava flour o kaya ito po ay pwede rin nating gawing puto balinghoy o puto cassava. Kung gagawa tayo ng puto cassava, ibuhaghag lang po natin ang ating sapal ng cassava dito at kung ang gagawa naman po tayo ng cassava flour ay ibibilad po natin ito hanggang sa matuyong matuyo po. Ang pagbilad ng ating sabal ng kasaba ang pinakaunang proseso sa paggawa ng cassava flour o kaya kung meron tayong hydrator, mas maganda po ay gumamit tayo ng hydrator o kaya pwede rin natin ilagay sa ating oven at sa pinakamahinang init lang po, pwede rin po natin i-dry ang ating kasaba doon. Dito ay ibinilad ko po sa araw ang ating kasaba po dito. At para naman makuha natin ang cassava starch ay ipapatining muna natin ang ating liquid na nakuha doon sa cassava at ng mga isang oras po at pagkatapos po ay dahan-dahan po natin ibubuhos, i-discard ang nasa ibabaw na tubig dito sa ating cassava starch po. Ang maiiwan lang po dito ay yung starch o tapioca starch na tinatawag natin dito sa ating cassava. O ayan, ito yung nakikita natin na kulay puti, ito na po yung tapioca starch na gagawin natin. Ibibilad lang po natin ito o patutuyuin natin ng husto ang ating starch po dito na nakuha dito sa ating liquid.
ilalagay natin sa isang tray ang ating starch at ibibilad po natin sa araw na hanggang sa matuyong-tuyo ang ating starch po dito at maging powdery po ang ating starch. Tulad ng sabi ko kanina, ibibilad natin sa araw, patutuyuin natin ang ating starch po dito ng mga isang araw lang po. O kung meron po tayong hydrator o kaya pwede rin sa oven natin sa pinakamahinang init ay pwede rin sa oven. At ito na po ang ating tuyong-tuyo na kasaba starch po dito na ang tawag po dito ay tapioca starch. Ilagay lang po natin sa isang food processor ang ating tapioca starch para po maging pinong-pino at wala nang buo-buo dito sa ating starch na gagawin. Ito po ay yung tapioca starch ay ginagamit sa paggawa ng ating tapioca pearls na ating favorito sa ating mga milk tea bubbles. O ayan, ito na po ang ating pinong-pino tapioca starch. O diba, magkakaiba ang cassava flour at saka yung tapioca starch. Sa kabilang banda naman ay gagawa tayo ng ating cassava flour. Ito na ang ating pinatuyo o ibinilad na sapal ng cassava. At pagkatapos po ay gigilingin lang po natin ito ng pinong-pino para maging powdery po ang ating cassava na sapal po dito. At pagkatapos ay ibabalik po natin ang ating starch na natanggal po dito nung piniga po natin ito kanina. Ibalik lang po natin ito at isabay natin sa pagiling dito sa ating sapal ng cassava. At ito na po ang magiging cassava flour. Ito na po ang ating cassava flour at ito po ay pwede nating gawing pichi-pichi o kaya cassava cake. At maling-mali po na bumibili po tayo ng cassava starch o tapioca starch para gawin po nating pichi-pichi o kaya cassava cake. Ito po ang cassava flour. Ngayon, alam niyo na po ang pagkakaiba ng cassava flour o cassava starch o tapioca starch. Try niyo po